pagpapahalaga sa mga karapatan ng mga empleyado ay isinusulong ng kumpanya. Subalit pilit na isinisingit ng barangay kapitan dito ang isang hinaing ng mga empleyadong kay tagal nang hinintay. Okay, utap lang para matulungan rin natin yung gusto ng mahal natin na presidente na mag-regularize yung tayo, yung sa tama lang ng mga tao na dapat natin irregular na sa posisyon nila. Yun lang, sir. Ako, buong puso ko magpasalamat kung magawa natin yan. May 1,000 trabahante iginiit ng kumpanya na pantay ang oportunidad ng bawat nagtatrabaho dito. Sa katunayan, nagulat ang Magandang Gabi Pilipinas nang masaksihan ang babaeng trabahanting ito na hawak ang manibela ng dambuhalang hauler truck. Minsan lang ito dumarating sa amin na may kumpanyang mag-offer sa amin na mag-training ng mga kababaihan, ng lady driver. Kaya inano na namin kasi sa hindi pagkakataon, tsaka nakikita din namin na malaki din ang sahod para makadagdag income sa amin. Ang Kadjanaw ay ang namumunang mining company sa Dinagat Islands na nagko-contribute sa ekonomiya ng probinsya mula sa tulong pangkalusugan, mga infrastrukturang ipinapatupad para sa pag-unlad bilang sa munisipyong nasasakupan kundi pati na rin sa mga karating bayan. Sentrong pinahahalagaan din ang tulong sa edukasyon sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga school buildings at mga scholarship programs, kabilang ang mga livelihood projects para sa pangmatagalang hanap buhay na kahit wala na ang minahan ay patuloy na makakatayo sila sa kanilang sariling mga paa. On top of the social development program, ang social development program namin ay 1.5% of the total operating cost. At kung itatranslate mo yan sa peso, ayan ay hindi bababa ng 20 million kada taon. So aside from that, yung aming beyond compliance. So you earn 20 million every year? No, that's the minimum na ginagastos namin sa aming social development program. And on top of that, meron kaming CSR, yung corporate social responsibility, on top of the social development program. Okay. So yung binipisyari niyan ay karamihan na yung ating LGUs. So marami na kaming mga programa na naibigay namin sa local government. Yung mga donations namin ng ambulance, so sa mga hospitals, sa schools, roads. So yun ang ginagastusan namin. Dito sa St. Paul University sa Surigao City, kung saan may mga mining courses, hati ang mga pananaw na patuloy na naging usap-usapan sa pagtiyak na ligtas ang kalikasan sa mga mining operations dito sa Caraga Region. Against kayo sa mining? Yes, I'm against. Why? Because they destroying our nature. Are you against mining or not? Against. Against kayo. Kayo, are you against mining or not? Against, sir. Kayo, against mining or not? Somehow yes, somehow not. Para sa akin po, pro-mining po ako. Bakit? Kasi po, isa po ito para nakatutulong po ito lalo sa paglago sa ating ekonomiya. St. Paul University of Surigao nagpro-promote ng mga ng responsible miners. The political issues also affect my decision. Siguro, pagdating ng federalism, siguro papayag na ako sa mining. Bakit? Kasi more Surigao nun will enjoy it. Kasi dito man sa federal state, o siguro Caraga, federal state, whatsoever. So, makafocus ngayon. Kasi tingnan mo ngayon, yung income is diretso man sa Makati. Okay. Kasi yung business is Makati man yung ano dyan. Okay. Maliit lang yung pupunta sa Surigao. Sa nakalipas na isang dekada, nagbabahagi ng average na halagang 370 milyong piso ang Kadjanaw Mining Corporation sa total gross output nito para sa pagbayad ng mga buwis at iba pang regulatory fees sa gobyerno. At dito sa probinsya ng Dinagat Islands, sinasabing nakasalalay ang bawat pag-usad para sa pag-unlad. Magandang gabi, Pilipinas!